Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinumulan nilang paratangan siya. Anila, ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Kayo na ang nagsasabi," tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyukan niyang maghimagsik ang buong Hudeya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noong namay nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon na ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang digil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuyan ni Herodes pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, "Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan, kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain." Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako siya sa krus!" "Tunay ngang matuwid ang taong ito," sabi niya. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nagkatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hari ng aking buhay. Mainit ang pagtanggap kay Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Kaugnay ito ng buhay na pag-asang parating na ang Mesiyas, ang tagapagligtas mula sa daan-taong pananakop ng mga dayuhan. Inaasahan nilang ang Mesiyas ang magbabalik ng kaharian ni David. Kalayaan at kasarinlan ang inaasahan nilang mangyayari sa kanilang panahon bilang patunay na bayan pa rin sila ng Diyos. Tanda rin ito na patuloy pa rin ang tipan o kasunduan nila sa Diyos. Ito rin naman ang hangad ng Diyos para sa Israel. Pero hindi sariling dikta ng mga Hudyo ang masusunod, lalo na kung taliwas ito sa kasunduan at sa kung ano ang totoo. Mabuti at maganda. Kalooban ng Diyos ang dapat maghari. Sa kabila ng paghahangad ng mga Hudyo na dumating na ang Mesiyas, naroon ang sinaunang tensyon sa pagitan ng kalooban ng Diyos at ng tao. Tensyon ito sa pagitan ng dalisay na pag-ibig ng Diyos
sa isang banda at kamangmangan ng tao sa kabila. Nauuwi ang huli sa pagkamakasarili, pagkaganit, pagmamataas, at kawalang pakialam. Sa bahagi naman ng Diyos, walang sapilitan. Hindi iginiit ng Diyos ang kanyang kagustuhan. Ninais lang niya na gamitin ng tao ang handog na isip at kalooban. Kaya mahalaga ang pagpapasya ng bawat isa. Binibigyan ng pagkakataon ang tao na makita at maunawaan ang katotohanan sa pamamagitan ng paghayag ni Kristo. Kung mangyari man ito, pipiliin ng tao ang Diyos dahil ito ang tama at narito ang tunay na kalayaan at kaganapan ng kanyang pagkatao. Aangkinin niya ang pananalig sa Diyos galing sa sariling pagbubukas loob, pagninilay at malayang pagpapasya. Kaya narinig natin ang Ebanghelyo kung paano nagbago ang ihip ng hangin sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga taong sumalubong at tumanggap kay Jesus sa pagpasok niya sa Jerusalem, sila ring naghatid sa kanyang kamatayan. Ang mga sumigaw ng Osana, sila rin ang sumigaw ng ipako sa krus. Kahit anong kinahinatnan ng pangangaral ni Kristo, tiwala siyang maghahari pa rin ang kanyang kalooban. Walang makapipigil sa Diyos sa paghahandog niya ng sarili. Mahahayag ang katotohanan, masusumpungan ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang dadalisay sa kanyang pagkaako, pagpapasya at pagkilos.